Yan, natanggal na po natin. Ay! Ang model po nito ay LB230N. Ang pindutan niya po ganito klase. Ayan. Tuck switch na po siya. Yung isang model naman na BIM230U, ano po 'yon? Yung pindutan niya dito ay touchscreen. Kaya dalawang klase po siya. Pero pagkakaalam ko ganito na po ang mga bagong labas ngayon. Big Dipper po ang brand niya. Ituturo ko po sa inyo yung kung paano palitan ang bulb sa mga beginner po. Kung paano po siya ikabit ang bulb. Ganito lang po ang pagpalit ng bulb. Tanggalin nyo po muna yung mga tornilyo dito. Apat po yung tornilyo nyan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, maluwag na po siya. Ganyan lang po yung pagtanggal niyan. Natanggal lang po natin yung tornilyo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tanggalin niyo po yan. Kung gaano, paano niyo siya tinanggal, ganun din mo siya ibabalik. Tapos, meron din dito sa gilid. Nakabit na. Ito po yun. Ganito. Ganito. Tapos, ito. Meron siyang ito. Ayan, tatanggalin nyo yan. Tapos, dito naman sa kabila, patanggalin naman natin ang tornilyo niya. Kailangan matanggal mo yan eh. Ayun, tanggal na. Ganito na po ang itsura niyan. Yung loob ng BIM 230. Meron siyang blower. Ayan, dalawa. Tapos, meron po siyang bakal ito. Patanggalin natin to. Itong pampabigat. Kailangan matanggal natin siya para mamaya madali na lang siyang hugutin. Ayun. Tapos ito naman yung tornilyo niya, tapos itong tornilyo, tapos sa kabila meron din siyang tornilyo kabilaan. Tatanggalin po natin 'yan. Tapos dito naman, tanggalin naman natin ang tornilyo niya. Yun, natanggal na po natin yung dalawang tornilyo. Tapos itong thermostat, may dalawang tornilyo po yan dito, tatanggalin din natin. Yun, tanggalin din natin yung tornilyo ng thermostat. Ugutin na po natin yan. Yan na po oh. Tingnan nyo po yung dito. Kasi baka paghugot natin, mapapirsa to. Kailangan, ilagay mo siya dito sa gilid. Para yung daanan ng bulb. Yan. Daan-dahan lang. Natanggal na po natin. Ay! Tanggal na yung yung likod. Pwede pong, pwedeng masira na rin kaagad to. Tapos kinalawang na Ito lang po ang pagtanggal ng bulb niyan. Ito hugutin mo siya. Ito nahugot na rin. Tapos duluwagan mo ito. Duluwagan mo ng ilang Tatanggalin natin ito. Tapos hihilahin lang natin to. Ayun na. Tanggal na po yung bulb niya.
Ganon, pag pagkabit naman, ganon pa rin. Iangat mo lang yan. Itong dalawang yan. Tapos ganon pa rin. Isasaksak mo yan siya dyan. Tapos, iangat mo to. Yan. Ganon pa rin pagkabit. Tapos, ito, lalagyan mo na ng tornilyo yan. Tornilyo mo na siya dyan. Tapos ito, sasaksak mo na ulit. Tapos, ibabalik mo na yan siya dyan. Tapos, balik mo na yung mga tornilyo. Ganyan lang po ang pagpalit ng bulb ng mga moving heads. Kung paano nyo siya tinatanggal, kailangan tandaan nyo rin, ganun mo rin siya ikakabit. Yung ganitong klaseng bulb po, pwede pa siyang umilaw eh. Pero di natin alam kung tatagal pa po ba siya, kung ilang beses siya pa magagamit. Kasi ano na siya, natanggal na yung pinaka takip niya. Ngayon po, kung wala naman po kayong mahanap na bulb na 7R pang beam 230, pwede nyo naman po ikabit itong 5R. Yan. Tapos meron po siyang ceramic. Mas maganda po yung ganyang bulb na may ceramic. Yan. Ito po ay 5R po ito. Ang brand po nito ay Philips. Nakalagay po sa kanya, made in Belgium. Meron po din po kasi ito, mga made in China, yung mga nakikita nyo sa ibang ano, ibang bulb. Yan. Pwede po itong i-replace dito sa beam 230. Napalitan na po natin ng bagong 7R na bulb. Yan. Ganyan lang po yan. Tapos ibabalik na po ulit natin. Napalit na natin yung tornilyo dyan. Tapos ibabalik na natin si blower. Yun. Tapos importante po, tandaan nyo itong mga thermostat nya. Tapos tornilyoin nyo na ulit dito, kabilaan hanggang sa ilalim. Testing na po natin to. A few moments later. Ayan na po, i-plug na po natin. Ayan, on na siya. Tapos tingnan natin yung lamp kung gumagana na ba. Antay lang tayo ng ilang seconds. Ayun, good na, umilaw na siya. Thank you po for watching, at sana po may na-share po ako na dagdag kaalaman po sa ating mga kailaw, at sa lagi pong sumusuporta po sa aking YouTube channel. Marami pong salamat and God bless. I can see the sunlight up the sky, so I adore.